Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman tayo para sa isa na namang magandang pelikulang pinamagatang The Invisible Boy na naipalabas noong 2014. Ito ay patungkol sa isang bata na nagkaroon ng kakahayan na maging invisible. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang ipakita ang isang batang lalaki na si Michele Silenzi na nagbibisikleta papunta sa kanilang paaralan. Mayroon siyang daladalang pera at balak niyang ibili ito ng costume para sa gaganapin nilang party. Nang nasa klase na siya ay naupo siya sa likuran ng kanyang matagal ng crush na si Stella. At maya-maya pa nga ay nahinto ang klase nila nang may isang police officer ang pumasok at yon ay si Giovanna. Ang police officer na ito ay siya ring nanay ni Michele at sinabihan niya ang mga bata patungkol sa pagkawala ng ilan sa kanila. At kung may pagkakataon man na makontakt nila o makausap ang mga ito ay ipagbigay alam agad nila sa pulisya. Matapos nun ay nakita natin na nag-nosebleed bigla si Michele kaya nagpunta siya sa banyo para linisin ito. Sinundan naman siya ng mga bully at kinuha nito ang pera niya. At matapos nun ay umuwi na siya at hindi na nga niya nabili ang costume na bibilhin sana niya. Nang makauwi na siya ay kinuha niya ang ilang mga natago niyang pera at nagpunta sa lumang tindahan para bumili ng costume. Binigyan naman siya ng bantay doon ng isang pangit na costume at sinabi na isang Chinese superhero ang gumagamit ng costume na yon. Dahil doon ay napilitan na lang siya na bilhin ito. Nang makauwi na ang nanay niya ay nakita niya ang anak na naroon pa. Ayaw nito na pumunta sa party dahil nga sa napakapangit ng costume niya. At baka pagtawanan lang siya doon. Pero sinabi naman ng nanay niya na hindi naman pangit ang itsura niya at panigurado na hindi siya aasa ring ng mga kaklase niya. Nagpunta na nga siya sa party at nagawa pa nga niyang makausap doon ang crush niya. Pero maya-maya pa ay naisipan ng mga bully na magplay ng isang video ni Stella habang naglalakad-lakad. Sinabi nila na nakuha nila ito sa phone ni Michele. At naisip na nga nilang lahat na isa siyang stalker. Dahil doon ay tumakbo siya sa banyo habang hinabol naman siya ng mga kaklase niya. Sinasabihan nila si Michele na buksan ang pinto pero hindi niya ginawa yon. Dahil nga sa nangyari ay naisip niyang humiling na sana ay maging invisible na lang siya. At matapos nun ay biglang nawala ng kuryente. Sa sumunod na eksena ay nakita natin na lumabas siya sa bintana at umuwi na sa kanila. At kinabukasan ng magising siya ay tinatahol siya ng aso niya. Pero hindi naman niya pinansin ito. Nagpunta na nga siya sa banyo para magsipilyo pero laking gulat niya nang hindi niya makita ang katawan niya sa salamin. Nagmadali siyang pumunta sa malaking salamin at hinubad niya ang robe niya at nakita nga niya na naging invisible talaga siya. At sumunod nun ay pumasok ang nanay siya sa kwarto at hindi nga niya nakikita ang anak kahit naroon ito. Naiisip naman ni Michele na magsulat ng note at nilapag ito sa higaan. Nabasa naman ng nanay niya yun at umalis na din. Pero bago pa man siya makaalis ay tinawagan niya ang anak at sinagot naman ito ni Michele at sinabing okay lang siya. Dahil nga sa nangyari sa katawan niya ay naisip niyang balutin ang buong katawan niya para hindi nila malaman na naging invisible siya. Nakita niya ang bully at naisip na gantihan ito. Kinubad niya ang lahat ng suot niya at pumasok sa paaralan ng nakahubo. Nang nagkaklase niya ay naisip niyang kunin ang paintball gun nito at binaril ang guro. Inakala naman ng guro na ang bully ang may gawa nito kaya nasuspindi ito sa klase. At matapos nun ay naisip naman niya na magpunta sa girls changing room para panoorin sila na magpalit ng mga damit. Pero maya-maya pa ay may isang tuwalya ang aksidenteng naitabon sa kanya. At dahil doon nalaman nila na may taong nakaupo doon. Nang tanggalin nila ang tuwalya ay nanambalik sa dati si Michele at nakita nga ng mga babae na nakahubo ito na pinapanood sila. Sa sumunod na araw ay habang nasa klase sila ay may isang psychologist na si Basili ang nagtuturo sa kanila patungkol sa teenage mental health. Doon nga ay nalaman natin na dalawa sa mga kaklase ni Michele ang naglayas sa kanila at hanggang sa ngayon ay hindi pa nila matagpuan ito. Kaya naisip ni Basili na nararapat lang na matutunan nila kung ano ang kahalagahan ng mental health. Pero habang nagdi-discuss si Basili ay napansin ni Michele na unti-unti ulit siyang nagiging invisible. Mabuti na lang at dumating na ang oras ng uwian nila kaya nagmadali siyang lumabas para hindi nila makita na unti-unti siyang naglalaho. Nang makauwi na siya ay nasa kwarto pala ang bunso niyang kapatid na si Candela. Nakabalot ang buong katawan ni Michele at naisip na humarap sa pader habang sinasabihan ang kapatid na lumabas na ng kwarto. Nagpanggap naman si Candela na binuksan at isinara ang pinto para isipin nito na nakaalis na siya. Pero laking gulat niya nang makita niya na naging invisible ang kuya niya. Nagawa naman ni Michele na patahimikin ang kapatid at nasabi niya na may powers ang nabili niyang costume kaya siya naging invisible. Sa kabilang banda ay nakita naman natin ang nanay nila at si Basili na nasa police station at pinag-aaralan kung bakit nga ba may mga nawawalang bata sa kanila.
Sinabi naman ni Giovanna na maaaring nakidnap ang mga bata dahil sa hindi na nga nila matrace kung nasaan ang mga ito. Pero sinabi naman ni Basili na hindi maaari yun at naglayas lang ang mga ito. Nang makauwi na nga si Giovanna ay invisible parent ang anak niya. Maya-maya pa ay may nakausap ito sa telepono at narinig naman ni Michele ang pinas-uusapan nila. Doon niya nalaman na hindi pala siya tunay na anak ni Giovanna at inampun lang siya nito. Dahil sa nalaman ay naisip niyang umalis at magpunta sa tabing dagat para magduyan. Habang naroon siya ay napansin ni Stella na gumagalaw ng kusa ang duyan at inisip na multo si Michele. Hindi naman natakot si Stella at nilapitan pa nga niya ito. Inalok pa nga niya ito na maging kaibigan siya nito. Hindi naman nagsalita si Michele at naisipan na mag-drawing ng smiley para sa pagsang-ayon. At matapos nun ay naging magkaibigan na nga silang dalawa. Nang makaalis na si Stella ay napansin ni Michele na may isang lalaki ang tumitingin sa kanya kahit na invisible siya. Pero maya-maya pa ay nilabas nito ang tungkod at nalaman niya na bulag pala ito. Kinagabihan ay nagpunta siya sa bahay ni Stella. Natuwa naman si Stella kahit hindi niya nakikita ang kaibigan niya. At masaya din siya dahil mayroon na siyang invisible friend. Maya-maya pa nga ay naisipan ng dalawa na mag-kiss habang nakatalukbong sila ng kumot. Pero sumunod nun ay nakita natin na bumabalik na naman siya sa dati. Kaya minabuti na lang niya na umalis na para hindi siya makita ni Stella. Sa sumunod na eksena ay nakita natin si Stella na nasa gymnastic class niya. Wala siyang kasama sa mga oras na yun nang biglang may tumama sa batok niya dahilan para mawalan siya ng malay. Samantalang si Michele naman ay napagpasyahan na sabihin kay Stella na siya ang invisible friend niya. Nagpunta na nga siya sa gymnastic class ni Stella kasama ang aso niya. Pagkarating niya doon nakita niya ang isang lalaki na buhat-buhat si Stella. Sinugod niya ito at kinagat naman ng aso niya ang mga kamay ng lalaki. Pero nagawa naman nito na matakasan sila at natangay niya si Stella. Matapos nun ay nalaman na ng mga pulis na hindi talaga naglayas ang mga bata. Nakita naman natin na nagising si Stella sa isang lugar at may mga kung anong aparato ang nakalagay sa ulo niya. Sumunod nun ay nakita natin si Basili na ini-interrogate siya. Si Basili pala ang dahilan ng pagkawala ng mga bata. Nagsagawa sila ng ilang mga test kay Stella at matapos nun ay nilagay siya sa isang kwarto kasama ang dalawa pang nawawalang bata. Kinabukasan ay nasa dalampasigan si Michele nang lapitan siya ng lalaking bulag. Bigla itong nagsalita at sinagot ang lahat ng mga katanungan na nasa isip ni Michele. Nagtaka naman si Michele kung papaano nito nalaman ang naiisip niya. Natanong naman ni Michele kung sino siya. Sinagot naman niya ito at sinabi na siya si Andre at isa pa ay siya ang tatay niya. Hindi naman naniwala si Michele sa pinagsasabi nito at sinabihan pa siya na sinungaling. Pero hindi ito pinansin ni Andre at nagsimulang magkwento. Ayon sa kanya ay isa lang siyang normal na tao dati na naninirahan sa isang maliit na bayan. Hanggang sa may isang nuclear explosion ang naganap malapit sa kanila. Maraming namatay dahil dito at ang ilan sa mga nakasurvive ay nagkaroon ng mutation sa DNA nila. Dahilan para magkaroon sila ng superpowers. Inuli sila ng mga tao at ginamit sila ng mga army bilang weapon. At ang isa sa mga side effect nun ay hindi na sila maaaring magkaroon ng anak. Pero natatangi si Andre at ang ina ni Michele dahil sa nagawa nilang magkaroon ng anak. Matapos nga na maipanganak si Michele ay tinangay nito ang baby nila para pag-eksperimentuhan. At dahil dun ay naisip nilang dalawa na tumakas kasama ang anak. Pero hindi naman sila hinayaan na makatakas at hinabol sila. Si Andre ay may kakayahang bamasa ng isip ng mga tao at ang nanay naman niya ay may kakayahang maging invisible. Nagawa namang makatakas ni Andre kasama ang anak, pero naiwan nila ang asawa niya. At dahil nga sa alam niyang hindi magiging ligtas si Michele sa kanya ay naisip niyang iwan ito kay Giovanna dahil nabasa niya ang utak nito at nalaman niya na hindi ito masamang tao. At sa ngayon ay ang mga taong humahabol sa kanila ay nalaman na buhay pa ang bata kaya naisip nilang dukutin ang iba para malaman kung yun ba ang bata na nakatakas sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Michele sa nalaman. Pero sinabihan niya si Michele na kailangan na nilang umalis dahil sa tumawag na ng pulis ang isang mangingisda doon. Matapos nun ay inabot ni Andre ang isang suit kay Michele at sinabi na kapag sinuot niya ito ay magiging invisible din ang suit na ito. At sumunod nun ay binura niya ang alaala ng mangingisda. Nakarating naman na ang mga pulis kasama si Basili pero hindi na nila sila naabutan. At matapos na nun ay nakita natin na nakausap nito si Giovanna at nasabi nito na hindi niya tunay na anak si Michele. Dahil dun ay naisip ni Basili na baka si Michele ang batang hinahanap nila. Sa sumunod na eksena nga ay nakita natin na magkasama na silang dalawa at nang inabit ni Basili ang isang garapon. Ay napansin ni Michele na may kagat ng aso ang mga kamay nito. Naalala niya na yun ang pwesto kung saan kinagat ng aso niya ang dumukot kay Stella. Dahil dun ay naisipan na nga niyang umalis.
Pero nagawa na pala nitong matrap siya sa loob. Nagmadali naman siya na pumunta sa isang kwarto at hinubad niya ang suot para maging invisible. Nagawa naman niyang makatakas kay Basili. Sa sumunod na eksena ay nakita niya ang bully at sinabihan niya ito na magmaneho na kaagad. Natakot naman ito at naisip na magmaneho na lang. At nang magawa na nga nilang makalayo ay nagpakilala na siya sa kanya. At sinabi niya na alam na niya kung sino ang nasa likod ng pagkawala ng mga kaklase nila. Sa kabilang banda ay nakakita naman ng isang vent si Stella kaya naisip nila na magtulungan para makalabas. Nagawa naman ni Stella na makalabas. Matapos nun ay naisip niyang umakyat sa tower at nakakita siya ng isang searching light. Naisip niyang drawingan ito ng smiley para malaman ng invisible friend niya kung nasaan siya. Nakita naman ito ni Mikeli at natuwa dahil sa ligtas si Stella. Dahil dun ay nagpunta silang dalawa sa pinagmumula ng liwanag. Pero nang makarating sila doon ay nahuli naman si Stella ng mga bantay at kinulong ulit. Nagawa naman ng bully na masira ang kuryente ng building gamit ang paintball gun niya. At dahil doon ay pumasok na si Mikeli ng naka-invisible. Nagawa naman niyang mapatamba ang mga bantay at nagawa nga rin niyang mautusan ang bantay na palayain ang mga nadukot nila. Matapos noon ang mga bantay ang ikinulong niya sa kwarto. Maya-maya pa ay nakita natin na nagpakilala na siya sa tatlo. Nagulat naman sila dahil hindi nila alam na may powers pala si Mikeli. Naisip ng dalawa na tumakas na pero sinabi naman ni Stella na di pa sila pwede umalis. Dahil may nakita siya kanina na isang matanda na nakakulong din. Dahil dun ay pinuntahan nilang dalawa ang matanda para iligtas. Pero sa halip ay dinala siya ni Stella sa mga kalaban. Maya-maya ay nawalan ito ng malay at nagsimula ng magsalita ang matanda. Ang matandang yun pala ay may kakayahang kumontrol ng utak at mula pa nung una ay siya ang kumokontrol kay Basili para dumukot ng mga bata. Kinontrol din niya si Stella para magawa itong mapapante siya sa harap niya. Maya-maya pa nga ay nakita natin na may isang submarine at sakay-sakay sila doon. Dumating naman na sila Giovanna at Andre sa lugar at nakita nila ang dalawang bata. Agad nilang nailigtas ito bago pa sumabog ang gusali. Nagawa nga rin nila na maligtas si Basili. Nabasa niya ang utak ni Basili at nalaman na inosente ito at may kumokontrol lang sa kanya. Habang nasa submarine sila ay nalaman ni Mikeli na may isa pa pala siyang powers. Yun ay ang telekinesis. At gamit nga yun ay nagawa niyang mapatamba ang lahat at nailigtas niya si Stella. Nakabalik naman na sila sa pangpang at maraming tao ang naghihintay sa kanila. Nakita natin na nagkausap silang dalawa ni Stella sa isang tabi at nagkiss sila sa huling pagkakataon. Dahil sa kailangang burahin ni Andre ang isipan ng lahat para hindi na ulit sila matrace ng mga humahabol sa kanila. At matapos nga nun ay naging normal na ulit ang lahat. At sa huling eksena nga ay nakita natin ang nanay ni Mikeli na nabuhay pala. At siya na ngayon ang namumuno sa kanila. At sa katunayan pa nga ay siya pala ang may gusto na makuha si Mikeli para makasama na muli niya ang anak niya. At sa ngayon ay galit na ang nanay niya sa lahat ng normal na tao dahil sa iniisip ng mga ito na mga weirdo sila. At maya-maya pa nga ay nasabi ng isang guard na kahit na nakawala sa kanila si Mikeli ay nagawa naman nilang malocate kung nasaan ang kambal nito na si Natasha. Nagkaroon na nga ng flashback at ipinakita na dalawang bata pala ang naisama ni Andre sa pagtakas nila. At iniwan niya si Natasha sa malayong lugar para mailigtas din ito. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.